Simple, elegante, pogi at napakayayamanin nitong Yamaha NMAX 155 na ito. Kaya naman, sobrang dami talaga ang nangangarap na makabili ng motor na ito. Dahil tingnan mo naman ang itsura, di ba? Napakagandang pagmasdan. At sa video na ito, pag-uusapan natin ngayon kung magkano na nga ba ang Yamaha NMAX 155 ngayon. Magkano ba ang kanyang down payment at magkano ba ang magiging monthly installment mo? Pag-uusapan na rin natin ngayon kung sulit pa rin bang bumili ng Yamaha NMAX. Pero bago tayo magsimula, available ito dito sa Motor Trade Yamaha 3S Shop dito sa Ligao, Albay. Ang makina nito ay 155cc, liquid cooled, 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder, ang compression ratio ay 11.6:1, at ito ay fuel injected and powered by BlueCore technology. At bukod pa doon, ito ay merong VVA o variable bulb actuation, na kung saan ay mas malakas sa arangkada at merong extra power pagdating sa high speed. Ang maximum power nito ay 11.3 kilowatts at 8,000 RPM with a maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. Kaya hindi ka talaga mabibitin sa performance ng motor na ito. At isa yan sa dahilan kung bakit marami ang naka-Yamaha NMAX at marami pa ang bumibili ng motor na ito. At bukod pa doon, napaka-komportable ang gamitin ng Yamaha NMAX dahil bukod sa malapad ang kanyang upuan at malambot, pwede mo pang matuwid ang iyong mga paa. Kaya naman kung maglo-long ride ka, talagang relax na relax ka, hindi ka agad mangangalay sa mahabang biyahe. Samahan pa ng malalapad nitong gulong na 110x70x13 sa harapan at 130x70x13 naman sa likuran. Kaya bukod sa komportable ay maganda din ang kanyang handling. Sa suspension naman ito ay naka-telescopic fork sa harapan at naka-dual shock naman sa likuran. At isa sa pinakamagandang features ng motor na to ang kanyang mga safety features. Dahil naka-dual channel ABS ito. Ibig sabihin, meron itong anti-lock braking system sa harapan at sa likuran. Para sa mga hindi pamilyar kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ABS, ang ABS ay kahit mapigamo ng malakas ang iyong preno, hindi ito maglalock or hindi ka mag-i-skid. Smooth pa rin na magiging tigil mo. At bukod sa ABS o anti-lock braking system, meron pa itong TCS o traction control system. Isa rin itong magandang features dahil nadidetect nito kapag hindi nagpapantay ang ikot ng gulong dahil sa madulas na kalsada. Kaya meron ka talagang peace of mind pagdating sa mahabang biyahe. Sobrang user-friendly din at perfect for mga beginner rider ang motor na ito. At dito pa lang sa harapang bahagi ng motor na to, sobrang head turner talaga ng kanyang disenyo. Napaka-elegante. Sa kanyang mga headlight, ito ay naka-LED kaya maliwanag din ang kanyang headlight. At nakakapagpadagdag forma pa itong kanyang DRL o daytime running light. At bagay na bagay din yung disenyo ng kanyang smoke windshield. Yung kanyang mga turn signal lights naman ay naka-bulb type at meron itong built-in hazard lights. At kapag tinignan mo siya dito sa gilid, napakalinis tingnan. Meron lamang itong emblem ng Yamaha dito at ayan lang. Napakaganda ng tingnan. At maganda ang kanyang kulay dahil matte black ito. At kapag matte black kasi talaga mas premium talagang tingnan ng isang motor. Then isa pa sa nakakapagpadagdag forma sa motor na to, yung kulay ng kanyang mags. Color gold. So hindi mo na kailangan pang papalitan ang kulay nito dahil maganda na ang stock na kulay ng kanyang mags. Bagay na bagay ang color gold sa color matte black. Pagdating naman sa kanyang instrument panel, naka fully digital display ito kaya very user friendly, madaling maintindihan ang kanyang mga indicator. At isa pa sa bagong features ng Yamaha, itong Yamaha Motorcycle Connect na pwede mong i-connect ang cellphone mo at makikita mo sa cellphone mo ang buong status ng motor mo. At ayan, nakakilis ito at dito mo nalang pipindutin ang kanyang fuel at ang kanyang seat dito sa harapan. At very convenient dahil meron siyang open pocket dito sa harapan kaya meron kapag lalagyan ng mga gamit mo, tubig mo at cellphone mo. Meron na rin itong built-in charging port kaya makakapag-charge ka na rin ng cellphone mo dito. Sa kabila naman ay merong cover. At mas convenient kapag magpapagasolina tayo dahil nasa harapan lang ang kanyang tangke. Malaki din ang fuel capacity nito, 7.1 liters, kaya malayo-layo ang mararating mo sa isang full tank nito. Ang fuel consumption naman nito nag-average ng 40 to 45 km per liter. At malaki rin ang underseat storage nito, 23.3 liters, kaya makakapaglagay ka na rin ng isang full face helmet dito sa loob. Pagdating naman sa kanyang taillight, very futuristic ang kanyang disenyo.
Naka-LED ito kaya kitang-kita tayo sa kalsada at yung kanyang mga turn signal light sa kapasok dito sa loob kaya safe na safe, hindi siya masasagi. At meron itong hazard lights na very useful talaga in case of emergency at perfect na perfect ang NMAX sa mga hindi gaano katangkaran dahil 765mm lang ang kanyang seat height. Madali mong maabot ang ground, hindi ka mahihirapang itukod-tukod ang motor na to. Mataas din ang kanyang ground clearance, 125mm, kaya hindi ito basta-basta sasayad. At ang timbang naman ito, 131 kilos. Maganda na medyo mabigat ito para pagdating sa high speed, hindi ito basta-basta maapektuhan ng malakas na hangin. Pagdating sa forma, sobrang panalo talaga. Kahit saan mong tingnan, napakaganda, napaka-premium, napaka-klase ng kanyang hitsura. Kaya hindi siya nakakasawang tingnan kahit araw-araw mo ito nakikita sa kalsada, sobrang head turner pa rin talaga. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit marami pa rin ang nangangarap magkaroon ng Yamaha NMAX. Pagdating naman sa kanyang presyo, ito ay nagkakahalaga ng 151,900 pesos. At pwede mo rin siyang i-avail ng installment, ang minimum down payment nila dito ay 20,000 pesos. At ang magiging monthly installment mo kapag ka 20,000 pesos ang dinown mo ay 6,726 pesos. Siyan ay sa 36 months or 3 years. Kaya masasabi ko talagang sulit na sulit pa rin talagang bumili ng Yamaha NMAX 155. Bukod sa maganda kanyang forma, marami siyang safety features sa sigurado magagamit natin sa araw-araw. Kaya guys, ano masasabi nyo dito sa Yamaha NMAX 155 na ito? I-comment nyo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan nyo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video. Hi, updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.